Hi mga kaplantita! It's me again, Plantita She, and welcome to my mini garden. And for today's video, syempre, tuturuan ko ulit kayo or tuturuan ko kayo kung paano magparami ng mga roses. Di ba ang sarap tingnan yung mga rose natin kung napakarami niyang bulaklak? So, ganyan yung mga roses ko all year round na hindi sila nawawala na ang bulaklak. So, ito yung isa sa example ng isa sa aking mga roses. At ipapakita ko ito sa inyo at ituturo ko sa inyo yung natural at simpleng paraan para padamihin yung kanilang bulaklak na para palagi silang may bulaklak. So, ito yung isa sa mga rose ko. Ayan, o. Oh. Pangit na nga yung pot niya. Yan. Isang puno lang yan. Pero, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung bulaklak niya. Ayan. Ganyan kadami yung bulaklak niya. Ayan, ipapakita ko sa inyo close yung kanyang mga bulaklak. Ayan siya. So, ang bulaklak niya ngayon ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, may na-damage pa dito, o 15, 16, 17, 18, 19. So, sa isang puno, all in all, 19 yung kanyang bulaklak. Actually, hindi lang siya 19. Ito, kacheck ko lang kanina, nanakawan na naman ako, na may natuwa na naman sa akin mga bulaklak. Ayan, o, bagong puro siya. Ibig sabihin, may nanguha na naman ang mga bulaklak ng roses ko nang walang paalam. Yun ang nakakalungkot doon. So, bakit ko nga ba nagagawa na palaging maraming bulaklak ang aking mga roses? By the way, ang mga roses kong palang ito ay native lang siya. Hindi siya American rose. At natural ko rin siyang inaalagaan. Hindi ako gumagamit ng mga fertilizer or kahit na anong pataba or mga pampabulaklak. Hindi ako gumagamit yan. As in, all natural yung ginagawa ko sa kanya. Dinidiligan ko lang talaga siya umaga tsaka hapon. Siguro kung meron mga kaiba sa ginagawa ko is kasi nandito ako sa Cavite, so ang tubig kasi dito ma-chlorine, unlike sa mga probinsya na ang mga tubig doon hindi ma-chlorine. So ang ginagawa ko dito, bago ko siya ipandilig doon sa aking mga roses, pinapasingaw ko muna yung tubig ko. Pasingaw, I mean, naglalagay na ako sa timba o sa container, like for example ipandidilig ko bukas, maglalagay na ako, mag-i-stack na ako ng tubig sa container or sa timba para yung chlorine ay sumingaw, tapos the next day ko siya ipandidilig. So by that time yung chlorine nakasingaw na, so hindi makaka-damage dun sa mga halaman. So sabi ko nga kanina, hindi ako gumagamit ng mga fertilizer or kahit na anong pataba para padamihin yung bulaklak ng aking mga roses. So, ang ginagawa ko lang talaga, at na-mention din naman to sa akin before, nung nag-visit ako sa isang farm sa Silang, na-mention din nila sa akin, although ginagawa ko na rin yun before, na-mention nila sa akin, na para talaga tuloy-tuloy na magkaroon ng bulaklak yung mga roses, ay kailangang hindi na kailangang hintaying mag-fall. Katulad nito, malapit na siyang mag-fall.
hindi mo na siya kailangang hintayin mag-fall. I-cut mo na kaagad siya. Parang katulad nito. Ayan. Bago pa siya tuluyang mag-fall, kinat ko na talaga siya. Hindi ko na siya hihintayin mag-fall naturally. Kasi ang effect kasi noon kapag kinat kaagad natin siya, magpuproduce kaagad siya ng mga... Ayan, ito, katulad nito. Magpuproduce kaagad sila nito. Ayan. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito. At dyan, uusbong ulit yung mga bagong magkakaroon ng bulaklak. And for sure, kapag umusbong yan, bubulaklak kaagad siya. So, katulad nito, kailangan ko na itong ikat para... After a week, magkaroon na agad ng sisibol sa part na to. So, i-test ko na rin yan. Chineko ko kapag yung natural lang na hindi siya kinakat. Mas matagal talagang magkaroon ng bagong bulaklak. Kapag yung natural lang na hinihintay na mag-fall yung mga bulaklak. So, yun lang talaga yung napakasimpleng paraan para... tuloy-tuloy na may bulaklak yung mga roses. So, katulad nito. Ito yung isa sa mga example pa. Ito yung may bulaklak dati. Kinat ko na siya dito. At ito, nagkaroon kaagad siya ng sumibol dito. Yan. Meron siyang bagong bulaklak. So, yun lang talaga yung paraan para maparami natin yung bulaklak ng ating mga roses naturally. So, pero kung gusto nyo syempre na mas maraming bulaklak, yun, pwede naman kayo maglagay ng fertilizer. Pero ako kasi talaga, pag nag-aalaga ako ng mga halaman, super organic talaga ako. Hindi talaga ako gumagamit ng any fertilizer. So for today, yun lang po muna ang share sa inyo ni Plantita Chef tungkol syempre sa pagpaparami at pag-aalaga ng ating mga roses. So, thank you so much po sa mga nanonood ng aking mga video, especially tungkol sa pagpaparami ng ang mga roses at tungkol sa mga halaman. So, para po sa mga bago lang sa aking channel, please don't forget po to like, share, and subscribe. At para din naman po sa aking basher, yeah. Hi sa'yo, basher.